Baka makatulog. Tsaka para, kailangan mo mag-form, eh. Form! Huwag yung occupation kasi alaman yan eh. Diba, nakaalaman na kayo ng trabaho niya, nakaalaman na kayo. Ibig sabihin ko na form na ano ba ang ginagawa niya? Ano pa ang pinag-aabalaan niya sa mga oras na yan? Halimbawa, ma'am, ay ma'am, kamusta ma'am? Kumarami siya ka lang ma'am. Huwag mo muna itapon ko sa negosyo. Sir, kamusta sir? Kailangan mag-join. Diba? So, para hindi siya boring sa kanya, kung for family occupation, hindi siya nakapattern talaga. Pili ka lang dyan, halimbawa, pagtawag mo. Sige, family niya, occupation. Recreation! Sir, ay, sir, mga dagat ng mga paraan ng dalaw ba ngayon? No. Busy ka, sir? Ah, ano ba ang pag-i-busy mo ngayon? Nag-ano ka sa ako, nag-asal. Ah, okay yan ka ba? Ano? Doon ka lang sa kanya sinasabi, what mo nang ipilin yung negosyo o kaya natin na ma-join? Ganito siya, meron ang prospect ngayon. Kanina ko nag-ibig siya, ano ba? Hindi siya makakarap ng previous. Kasi dahil sa mga kas ganyan ganyan ito. Nabukan na yung kaya siya as in. O, nagkabulat tayo lang siya actually. So, ang pagpa-arawat ko, hindi business agad. Sis, pag sinabi ko lang kamusta, sis, kamusta? Ay, okay, sakit ako makaano sila. Walang din ang pantaga. Ano na siya, di ba? Hindi ko mas sila kaya. Okay lang yan, ma'am. Ma'am, nakasagulat tayo lang karoon. Oo, wala, sir. Ma'am, natin pa rin lang. Di ba nag-chess ko topic? Ang iba kasi, or follow up, pag sila may business, hindi mo na ginoon, ah, tak. Iman-iman, sila na sir, wala pa siya porta. Tama? So follow up, kailangan talaga form, bakit ka mag-form? Build! Trust! Baka kasi, nag-mount ka na dito sa kanya, wala pa siyang tiwala. So, okay? Ang rason niya, so lang sir, wala ka dito porta ba? Actually, isa ko yung nag-join din na porta tayo. Tama. Meron ba? Napag-join mo, eh, pinas na 15 mil? Ay, okay. Ay, porta ka tayo naman. Trust lang, di ba? Before siya nag-pay in. So, kailangan mo gawin ang pag-follow-up. Kailangan mo form para makapag-build ka ulit ng trust. Baka kasi yan ang problema. So, paano mo build yung trust niya after work of fishing? Kasi yung follow-up, hindi siya basta-basta na ikamusta na, sir. Ay, grabe siya naman. Ang previous year, nakabol. Parang ganun tayo ka, di ba? So, makinap lang tayo, guys. Kailangan i-appreciate ko muna siya. Okay? And the third one, yun na. Pwede mo nang i-open ang business, pero hindi siya sa kanya. Hindi siya yung ididiin yung negosyo. Di ba? Apply mo ng reverse psychology about business. Ito yung ginagawa ko. Halimbawa, di ba, may mga technique na baka, iba kasi, sir, ano, sir, mag-qualify ka na siya kasi baka magbuhan yung ano, yung kapital, baka previous, mga, di ba? Mga barat natin. So, yung ginagawa ko na tayo. Sir, actually, sir, sa totoo lang, sir, kaya-kaya mo naman yung English. Huwag ka magandala, sir, kaya-kaya mo yung English na yan. 45,000, okay na yan, sir. Ay, pagkakaroon ba niya? Ay, gini siya ko eh. Ibig sabihin, i-push niya ang sarili niya na mag-join is because hindi niya kaya ang increase ng 45,000. Na possible increase. Hindi yung ikaw ang nag-incheck sa kanya, nag-push sa kanya. Sir, kung dali na sir, baka... Actually, sir, baka pala sir, baka maka-join na yun, okay na yan kasi kaya mo ng increase. Pero to lang, hindi niya kaya ang increase. So, mag-create yun ang kanya, mag-create ng pressure sa kanya. Eh, yung kliyente namin ngayon, baka bukas na kasi, nagpunta na ngayon kasi yung kanina pa. Kasi ang banat ko, ma'am, okay na yan, mamili ka maka-join man, kaya ko may interest. Ay, hindi yun, sir! Hindi ka ko ni kaya! Mamukha na tawa? So, reverse always use kasi pag reverse psychology, hindi niya mahalata na binapagatanong siya. Pero siya yun, hindi yung katabi niya. Siya yun. Diba? Kaya ako parang nag-close na ako sa kliyente,
minsan nagamit ako ng third party, hindi ko siya binabarata ng direkta. Diba? Yung mga direkta kasi mahal at minsan, ako okay yung creative. Diba? Eh, nangungutang siya ko eh. Ay, ang utang siya, ang utang! Marginal, ang utang ng mga tao. Ako, ginagawa ko, sir, ito ko siya, sir, yung iba rito, galit ka lang ng third party. Yung indirect approach. Bakit? Pag pinaka-utang mo siya, ano pakiramdam niya? Diba? Wala ka ko, no? Dapat ko nag-utang. Hindi ko utang magiging ko. Why, please, siya, kung pagkakas, Yes. Magiging kaaway, parang, di ba magiging, tawag sa English? Antagonist ka ba? Tama? So kailangan, pag mag-approach, ako pag mag-approach ako, pag-uukanin ko ang kliyente, hindi dinitsahan mo siya. Ikwento ko muna yung sarili kong experience, itago ko yung mindset ko sa kwento ko. Oh, halimbawa. Kasi alam na, ito share ko lang ha. Ngayon kasi, nag-iisip ka parang mindset. Ang kliyente, nag-iisip parang kanyang isagot. Diba? So, prepare na siya sa pwede niyang isagot sa mga balat mo. Eh dito, sa pag-closing, na ginagawa ko lang is, kailangan, after kong makapag-mindset at sa mag-heartset, wala na siya may isagot na rejection. Wala na siya may isagot na ipanagin ako sa akong papa, ipanagin sa akong mama, sa akong asawa, wala akong kwarta, dagang kong utang, napag-isipan pa na ako. Kasi lahat ng yan, nakapaloob na yun doon sa lahat ng meeting after meeting. So, pagtanong mo, sir, kamusta? Mama na siya, kasi ito ba? Wala siya choice, bakit? Yung dapat na isagot niya, nabanatan mo na eh. So, pag, kasi bago na, ay, parang din ako kasawa. Actually, pag mag-close nila, bago mag-close lang ng kliyente, lahat na yan, naka-arrest na. Kumbaga, nakahanay na. So, example na lang. Actually, sa totoo lang, sir, nandiyan ako sa Unified. Yung father ko, hospital that time. Nangutang kami. Walang nangyari. Kumbaga, walang income sa amin. Doon ko na-realize, sir, na pinangutangan ko nga yung emergency na wala akong income. How much mo yung negosyo na pwede akong kumita para magamit ang income ko sa emergency? Pero hindi ko kasi tinanong na, sir, kailangan mag-ibo na pa. Nakinig pa lang siya, pinanatang. At sa katotoo lang siya, yung asawa ko kasi dati, ako pinaka-order ng negative. Tapos, si Mrs. ko, super negative. Ang ginawa ko na tayo, totoo lang sir, sikreto ako mag-join ng Unified. Kasi, alam ko na hindi ako makapag-join, yung Mrs. ko, negative. So, di ba? Instead na may reason siya na, baka may reason siya kasi na, i-consume ko sa asawa ko, yun pala, binanatan mo na siya. So, magkaroon sa idea ngayon, di ba yung kento ko? After that, sir, grabe ko pinita ko tikiti. 3,000 lang. Tapos, pinakita ko sa misis ko, ma. Grabe, isang mo na mawala, sir. Doon ko kumita ako. Doon ko sabi ng misis ko, sige, kumita na yan ka. Kasi kumita naman tayo, see? What if, sir, kung nagpadala ako sa asawa ko? So, wasak na po siya, why? Wala na yung rason. Pag-isipan, nalaki-prepare yung rason na kabiro ba? Sa totoo lang, sir. Puro ka ano, what if? Sa totoo lang, sir. Buti na lang, sir. Hindi ko na pinag-isipan. Kasi pag may medyo, sir, pinag-isipan o paraan? Paraan. Yun ang ginawa ko, sir. Hindi na ako nag-isip. Bakit? Yung isip ko isa lang. Hindi ako pwede mag-dalawang isip. Talaga eh. So, ano ba ba? Kautong ngayon kung pagkamaroon ba ni Pacquiao ba? I'm hit combo. Pag-umar, wala kasi ito ba? Ano ba? Dito ko na, nabarata na siya. Ang ito ba ba lang niya? Sir, gawa ng paraan? Yes. Wala na siya, ma. Kasi yung kliyente talaga, kasi sabi ng apply, hindi ko makalimutan yun. Make sure na ang kliyente, wala na siyang choice after ka mag-close deal sa kanya. Mahirap kasi ang kliyente pag meron na siyang choice. Ang choice na yun ay siya maging rason. Nasabihin niya, yun na, ba? Wala akong pera, pag-isipan ko pa, ikusot ako sa asawa, hindi ko rin niya. Pati hindi ko rin niya, may spirit na ako niyan. Hindi mo kami natapos. Katotoo lang, sir. Ako, media man, hindi ako mag-reporting, sir. Hindi. Pero, sir, nung-report niya ako, sir, kumita ko po kundin daw sa isang ako. Ang tanong, sir, linyahin ko, hindi. Sir, linyahin.
kasi huwag kang papayag na after sa pag-close deal, may naka-reserve pa siya na sagot. Mahirap yun. Pag meron siyang irason pa, babanatan mo, iba na natin sa kanya nun. May malis na. Ang sabi sa sarili niya, sa utak niya, may malis na ako. Hindi na kliyente, marunong din yan. So, kailangan yung tatawag na pangunahan, yung pangunahan na technique, pangunahan mo siya. So, ano pa mga rason? Hindi niya, basta, ako marami ako mga rason dyan na parang give na lang isasagot ng kliyente. Basta yun yung mga ibarat ko na doon na, sir, what if hindi ako nangutang 4 years ago? Sir, what if yung pera inutang ko, nalagay ko sa mahon? Sir, kinsimit pa rin yun. What if kasi siya, mangungutang siya, may utang din yan eh. Mangungutang kasi yung tao, hindi sa business, minsan mangungutang para sa gadget. Tama? So at first pala, may banat na. Sir, what if kung nangungutang ko sa nilay ko sa banko, magkano lang yung 1%? Sir, what if kung nangungutang ako, sir, nilay ko sa bulsa? After the day, sir, wala na yun. Sir, buti na lang, nilay ko sa 75, hanggang ngayon, sir. Pinapakinabangan para sa pamilya. Ay, grabe! So, ibig sabihin, kung pagkatapos ng boxing, hindi pa tapos, hindi pa kayo na, hindi pa siya umuwi ng bahay, tapos na. Kasi wala na siya isagot. Wala na siya pwedeng itirasyon-rasyon. Wala na siya mga rejections. So, anyway, along the way, sa pagkat mga sagot ng TNT, yung mga sagot, gina-share ko na agad niya, ilista, ito yung mga sagot ng counter ko. Tapos, gamitan mo ng kwento ko. Gamitan mo ng kwento ko. Yung kwento mo talaga, alam ko may kwento ka dyan eh. Yung, hindi mo rin niya, alam ko may kwento ka dyan. Kung hindi negosyo, baka profesyon, kwento mo yan. Kasi rason niya, hindi mo kasi linya yan eh. Ang kliyente, ang hirap atros na pag-pilin niya linya. Kaya at first, panatan mo, hindi negosyo. Natutuwa lang sir, mag-aral ako ng limang linya ang accountancy. Pero di linya ko bakit, akala ko yaman ako at first ko. At kahit wala pala. So, isip ka, amat ka lang eh. Hindi pa nila niya ang buhay. Yun pa lang, tinuturuan kaya sa mga adverses mga baguhan, yung kwento ninyo, kailangan i-ano yun, i-furnish, kumbaga ano? Halis. Dagdagan pa sa mga angulo, baka meron kang kwento doon na magamit mo sa pag-mindset mo at pag-arts sa kliyente after sa mag-close din ng business. Okay? So, follow up, di ba? Reverse psychology. So, ginagawa ko ito, 1 to 2 weeks. Puro pintuhan ang ginagawa ko dyan sa kliyente. Puro pintuhan. Walang negosyo agad. After 2 weeks, pag wala pa rin, then next. Next. Pero siyempre, yung kanyang pangalan, andun sa prospect list. Okay? Ngayon, may event na. Eagles, Coronadal, Sultan Pagarap, pwede mo na siyang i-remind. Sir, doon mo sa may event na bigyan, sir, baka sir, makapagdala lang kaibigan na gusto kumita. Ano sa kanya? Sir, makatid ko yan, sir. Nakakatid naman yan. Sir, baka may kaibigan na gusto kumita, ipa-attend mo lang, sir. So, at least, na-follow-up ko siya, true follow-up sa mga events. Ito yung mga pang-apat na follow-up ko siya by events na. Yan. Okay? So after that, kung wala, the next. Nag-report ulit. May sakit tayo eh, natutulong ko sa usap every Wednesday. Hindi pwede na walang report. Hindi pwede na mag-stick at sa isang kliyente na pinapaasa ka. Kasi hindi mo gusto ka pinapaasahin. Okay. Diba? Oh, masakit kaya yung paasahin ka tapos. Sinabi. Oo, oh, sinabi. Wala talaga, wala ka makuha. Dahil nasa time, next. Pero hindi sa pinakawaya mo siya. Huwag mo siyang paringgan sa Facebook wall mo. Kasi hindi rin yung tanggap. Pag maramdaman niya yan, patay ng bata ka. Baka sa mga bilin bakit, tinawag mo siya doon sa wall. Diba? Iba mo doon sa mga pasaray sa wall? Eh, mabangat! Hindi ko yung katabi mo, pero alam na ikaw yun. Diba? So, mahirap din yun. Kailangan ko, magpunta tayo ng business, huwag natin sila banatan sa wall. Okay? Be professional, pabag-deal tayo ng mga kliyente. Okay? And, dagdag ko lang, huwag nyo i-business
disregard itong type C. Diba? A, B, C tayo. A, may kaya, may pera. B, piyado. C, negative. Eto, tae ko. Tae, tae. Tao, malayo sa interpreto. Pero tingnan mo, yung mga atila kadalasan, nasa C. Yes. Diba? Kasi ikaw yan dapat negative, diba? Tama. So, huwag natin i-disregard yung C. Bagkos, yung C na yan, kailangan mo siya ma-recruit. Huwag kang papayag, hindi mo siya ma-offer ng business. Kasi ako, nuknukan na ako pagka-negative. Pero bakit? Sa inyo pa ako nag-build ako ngayon. Bakit? Yung letter C, pag once na makuha mo na ang class niyan, huwag mo siya patulan sa kanyang pagka-try. Negative. Huwag mo patulan. Mag-build ka lang ng class sa kanya. Huwag mong tatatan. Ano ba ka? Diba? Pag di kami mabad dyan, diba? Kaya yan, hindi mga kiyari yan, huwag kong tirahin. Bagkos, mag-build ka lang na relationship sa mga lender, sa mga type C ng mga kliyente. Paano? Banding. Alam mo mga pingin, banding lang? Oo, oh, dati security guard, banding lang natin yun. Walang negosyo. Prospect namin, banding lang, gitala lang kung lang yun. Sumpa-sumpa dito. Tama? During sa mga sumpa-sumpa, di ba may orientation na, may ano may kasagutan na ba? Diba? Sige ha. Tawagin ko. Pinarin na lang dito. Oh, Fred! Oh, ihulog na, si Juana. Oh, di ba? Oh, ginansya na. 30,000, ihulog lang. Pag-book ng ticket. Aka na nga tao, huwi na. After that, nota na. Na-curious siya. Pinapunta na din sa amin. Hindi na lang pisintahan ko. Pinapunta sa amin. Sama-sama ito bukas. So, oo, basta. Masagot ang tanong mo. Sige, na-curious siya. Punta na nga. Yung hablati ka doon sa kabila. Yung security guard, napasintahan ka. O, doon mo nag-pinapoint ko, napasintahan namin. Nag-start lang sa banding. So, huwag kang, minsan kasi, minamali natin yung budget. Diba? Pag may kao ng tao, bato din eh. Bato. Pre! May kao din ba? Awa. Ako, wala akong alam na tao na balibar ng kao. Tama siya. Asa na? Basta, may kao! Ato pa! Subasot ko, balibar, hindi na ila. Ato na, tawa-tawa ko naman. May mag-tiki, tinulog na may kao sa. Saan nang nabota ni kao sa? Tama! So, ano yun? Mga indirect approach minsan through banding na. Pag halimbawa, merong nagpresentahan na, negative pa rin, ibanding pa rin yan. Huwag ka mag-isip na susgastusan eh, magbanding mo siya, kung tingin na kung isipin ang ganun. Bakit? Sa negosyo talaga, normal na kain. Diba? Si Jesus Christ na yun, paano siya nagsumiliki sa tao? Kain. Pinakain ng 5,000 ng mga tao para makuha niya ang loob ng mga tao. Kain lang. So, pag makakaura itong prospect na ipitahan, mauwala lang ito, di ba? Tama talaga eh. Oh, pero walang business pag-usapan, siya na ang mag-open yan. Pre, kung saan yung negosyo unified pre? Pag mahala na lang, ay, grabe pre! Kaya ka lang i-share ron, ano yan? Mauwi ako yung future pre. Pero ito, kung mag-June County, liog ka naman sa mga pun. Pre-June tayo, pre-June tayo! Huwag kasi ang isip to get. Our negosyo is a very big time business. Yes. Kailangan ang tingin na kliyente sa negosyo natin, big time to, hindi kailangan ipipilit sa kliyente. Kaya ako pag ayaw, hindi ko naman siya ipipilit. Bakit? Ako, unified pa lang, no? Negosyo natin, big time. So, kailangan lang natin silang ipa-curious. Diba? So, no curiosity. Mag-po sa Facebook. Diba? Nag-travel ka anywhere. Diba? Kahit nag-abandon ka anywhere. Ano lang, curiosity lang. Pinaka-effective na ginagamit ko. Yung tatawag na curiosity marketing. Minsan yung mga direct, mga medyo boring na yung nakasawa sa kanila. Curiosity lang. Curiosity marketing. Okay? So, grabe. I hope na, no, na may nadagdag sa, ano, sa... Grabe! Yes! And that's all! Bugong sanis po, eh!